Magmula nang lumaganap ang pandemya sa mundo ay hindi na nagkita pa ng personal ang magkaibigang Malaya at John. Nakatakda sanang umuwi ng Pilipinas sina John noong Marso katulad ng nakasanayan ng kanyang pamilya taon-taon. Ito ay sa kadahilan ng Pilipina ang kanyang ina at Icelander naman ang ama niya. Laging kinasasabikan ni John ang summer sa Pilipinas upang maibsan ang lamig na kanilang nararanasan sa Iceland, subalit ang nakatakdang biyahe ay nakansela dulot ng pinairal na lockdown sa pagitan ng bawat bansa. Gayunpaman, napanatili ng magkaibigan ang ugnayan nila sa isa't isa sa tulong ng teknolohiya. Palagi silang magkausap sa pamamagitan ng video call at nagiging bahagi ng kanilang kamustahan ang maraming paksa. Isang araw ng Sabado, habang nakaharap sa computer at may kani-kaniyang headset sa tainga, si John ay kapansin-pansing nakasuot ng damit panlamig at bonnet. Magandang tanghali, John. Gutbold, Malaya. Gabi kasi ngayon dito sa Iceland. Wow! Ano nga ang tawag sa lengguwahe ninyo? Icelandic ang tawag sa opisyal na wika namin dito sa Iceland. Bukod pa rito ay patuloy pa rin pinananatili ang aming mga katutubong salita. Sana matutunan ko rin yan, gaya ng pagkatuto mo ng wikang Filipino. Kumusta ka? Ito ang panghihinayang pa rin hindi natuloy ang pag-uwi namin dyan sa Pinas. Nananabik na akong makakilala ng maraming tao. Sa liit kasi ng populasyon namin, halos kami-kami na lamang ang nagkakakitaan dito. Huwag ka nang malungkot. Marami pa namang pagkakataon. Aba, kung ikay gustong-gustong makabalik dito, ako naman ay pinapangarap kong makarating dyan sa Iceland. Kasama kaya yan sa bucket list ko? Sa anong kadahilanan? Bukod sa magagandang lugar ay kaya-aya rin ang klima niyo sa Pilipinas. Kilala mo naman ako, tulad mo ay mahilig sa adventure. Manghang-mangha ako sa Northern Lights na nakikita ko lamang sa postcards at napapanood sa pelikulang True Night and Day. Ah, oo. Isa naman talaga iyan sa aming may pagmamalaki, kaya lang hindi lahat ng turistang pumupunta dito ay pinapalad na makita ito. Pero alam mo ba na ang Northern Light ay mas kilala sa tawag na Aurora Borealis? At kapag nakarating ka dito, paniguradong maraming ikukwento ang magiging tour guide mo tungkol sa mahiwagang ilaw sa kalangitang ito. Parang nabasa ko nga yan, tulad ng ano? May iba't ibang paniniwala tungkol sa Aurora Borealis sapagkat wala naman talagang tiyak na paliwanag ang aming mga ninuno ukol dito. Para sa mga bansa na malimit lamang makakita, ito raw ay kaluluwa ng mga yumaong mahal sa buhay o kaya naman ay masamang pangitain. Ngunit para sa aming Icelander, maiuugnay ito sa kapanganakan. Pinaniniwalaan namin na nakatutulong ito upang maibsan ang sakit na nararamdaman ng mga ina sa panganganak. Pero kung may isa pa sa pinakasikat na kwento, ito ay ang paniniwala ng mga Vikings o manlalayag na ang pagliliwanag ng kalangitan ay refleksyon ng mga nagsasagupaang pangananggalang ng mga Valkyrie o babaeng mandirigma, pinaglilingkuran at bathalang si Odin na nakabatay sa mitolohiyang Norse. Dahil sa mga sinabi mo, lalong tumindi ang kagustuhan ko na makapunta riyan. Wala namang imposible, pero payo ko sa iyo, bukod sa Aurora Borealis, ay puntahan mo rin ang iba pang mga magagandang destinasyon dito gaya ng dagat, hot springs, luntian o nagyayelong mga bundok at iba pa. Salamat, John. Saka sana patuloyin mo ako sa inyong tahanan kapag nagkatotoo yan. Oo naman, ikaw pa ba? Ilang turista na rin ang tumuloy sa bahay namin. Nga pala, magpapasko na rin sa Pilipinas, di ba? Hindi ko tuloy maiwasang alalahanin kung paano namin ipinagdiwang ang Pasko noong nakaraang taon. Sariwa pa sa alaala ni John ang kanilang nakalipas na pagdiriwang ng Pasko na White Christmas kung tawagin. Isa ito sa pinakamasayang bahagi ng kanyang buhay. Ang madilim na paligid ay pinaliwanag ng mga palamuting Christmas lights na buwan ng Oktubre pa lamang ay sinimula ng pailawin sa bawat tahanan at lansangan. Ilang beses din niyang nasilayan ang nagsasayawang kulay berde, puti, rosas at lila sa kalangitan. Binisita nila ang mga kuwebang yelo at nagpapadausdos sa bundok ng niebe. Hindi niya rin napigilan ang sariling magpakuha ng larawan kasama ang ilan sa 13 nilang Santa Claus. Minsan pa nga siyang natigilan sa kanyang pag-ice skating sa Reykjavik City, ang pinakamalaking lungsod sa Iceland, nang kanyang marinig ang laanghel na tinig na nagmumula sa konsyerto. Hindi na malaya ni John ang bilis ng oras hanggang sa tawagin siya ng kanyang ina upang sila ay umuwi.
Sa gabi ng Disyembre 24 ang nakagugutom na samyo ng mga nilutong pagkain ng ina ang pamalibot sa buong tahanan. Sa espesyal na araw na iyon ay muli niyang natikman ang masasarap na luto ng isda at karne. Pinakagusto niya ang pinausukan. Gayun din ang sopas na pinasarap ng mga sariwang pagkaing dagat. Subalit para kay John ay wala nang hihigit pa sa mga panghimagas na kanyang nalalasap tuwing araw ng Pasko. Paborito niya ang Sara na isang biskuit na mayaman sa tsokolate. Marangyarin pala ang pagdiriwang ng Pasko dyan sa Iceland. Ito ang pinakamasaya. Subalit higit sa Pasko, ang Independence Day tuwing Hunyo ang pinakamahalagang selebrasyon dito sa Iceland kasi tanda ito ng aming ganap na kalayaan mula sa Denmark. Kaya naman sa buwang iyon ay dagsa ang turista dito upang saksihan ang parada at mga pagtatanghal sa kalsada. Binasag ni Malaya ang pagmumuni-muning ito ni John nang marinig niya ang balita mula sa kalapit na telebisyon. Paniguradong iba't iba ang magiging pananaw ng tao sa naging pahayag ni Pope Francis tungkol sa same-sex union. Ay, oo. Pero hindi na bago sa amin yan. Dito kasi sa Iceland, simula taong 1996 ay pinahihintulutan na ang same-sex civil union. Pero hindi nagpapalit ng pangalan kasi wala naman talaga kaming apelyido. Gayunman, hindi kami maituturing na liberated na bansa. Sadyang napakataas lamang ang pagpapahalaga sa gender equality dito. Marahil dahil na rin sa pagkakaiba ng ating relihiyon. Pagkakaalam ko may mga Romano-Katoliko rin sa Iceland. Ano ba ang itinuturing niyong pangunahing relihiyon? May mga Katoliko rin talaga dito. Mayroon ding Muslim at iba pa. Sa katunayan ay malaya kaming mga naninirahan dito na makapamili ng relihiyon. Subalit ang nangungunang relihiyon ay Lutheranism. Ibig sabihin ba nito isinasabuhay ninyo ang mga aral ni Martin Luther? Tama. Nagiging gabay sa aming marangal at pang-araw-araw na pamumuhay ang kanyang mga aral. Nakakamangha lang din na sa kabila ng pagkakaiba ng ilan nating mga paniniwala ay naging magkaibigan tayo. Sangayon ako sa sinabi mo, Malaya. Lumalalim na ang gabi dito kaya kinakailangan ko ng matulog. Salamat sa masayang kwentuhan. Sige John, magpapatuloy na rin ako sa pagsasagot ng aking module. Hanggang sa muli!